Kaliwat ka ng isyo, binabato ngayon sa mga presidential candidates sa election 2022. Kabilang na riyan, yung isyo po ng political dynasty o ang paghawak ng magkakamag-anak sa ilang pwesto sa gobyerno. Mismong ang saligang batas ang nagbabawal sa pagkakaroon ng political dynasty, pero wala pa rin na ipapasang batas tungkol po dito makalipas ang ilang dekada. E paano mapapasa? Yung mga boboto, karamihan dyan, sila-sila rin ang involved sa political dynasty. Magiging yung babalangkas ng batas, sila-sila rin nasa political dynasty. Ayun na nga. Ano naman, 1987 constitution nito, ha? 2022 na, hindi maipasa yan. Correct. Kaya nga, dapat siguro may tumingin doon sa parte na yon dahil sila-sila rin ang boboto, di ba? Ano naman kaya ang hirit ng mga kapuso netizens tungkol sa political dynasty, Ivan? Tama yung binanggit nyo, Igan, Connie. Bakit ka naman sila mag-legislate ng enabling law na labag sa interest nila, hindi ba? Ito, hati ang reaksyon ng ating mga kapuso netizen kung dapat na nga may pagbawal ang political dynasty. Si Flor Aliada po, pabor na ipagbawal ito. Ito'y para mabigyan daw ng chance sa mga karapat-dapat. Ginagawa na raw kasing negosyo ng iba ang gobyerno, kaya ayaw umalis sa pwesto. Sinigundahan niya ni Jesse Dantes, ito'y para maiwasan daw ang korupsyon ng ilang pamilya. Aprobado din sa opinion na yan si Edith Gabin, para raw magkaroon naman ng mga bagong plano sa gobyerno. Hindi naman pabor dito si Romeo Torsar. May politiko naman daw kasi na mahusay at ipinagpapatuloy ng kanilang kaanak ang magagandang gawain. Nasa botante na raw ang desisyon kung iboboto nilang muli ang mga nasabing politiko. Ganyan din ang paniniwala ni Kevin Andicoy, kung hindi naman daw nakakaagrabyadong pamilya ng politiko, bakit hindi payagan? Si Carl Baguhin naman, duda kung makakalusot sa Senado at Kongreso ang anti-political dynasty bill dahil anya maraming masasagasaan sa kanila. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa Unang Hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.